So, ayun, hindi ko alam kung anong bati or anong greet ang gagawin ko ho dito sa inyo. Kasi ngayon ay Biyernes Santo or Holy Friday. Ano ba talaga dapat na mag... Diba? Iba sa New Year in Christmas, no? So, Merry Christmas, tapos Happy New Year, or... Diba? So, di ko alam kung anong bati or greetings gagawin ko dito. Basta ngayon ay Holy Friday or Biyernes Santo. So, meron lang ako nitong babasahin dito na post sa Facebook ni Chrisit Lorita Chu, no? So, relate lang kayo sa sinasabi niya. Since ako ay batang 90s. So, ang sabi niya is, ang ingay na ng paligid. Growing up, pag Holy Week, especially Good Friday and Black Saturday, bawal maging happy. Sa bahay, hindi kami pwedeng tumawa. Bawal ang malakas ang boses. Bawal ang manood ng movies na hindi Bible-related. Bawal din kumanta kahit magham lang. Ingat, ingat na ingat rin ako gumalaw kasi pag nasugat ako, ilang dekada daw bago gumaling. Tapos puro gulay o isda lang ang pwede kainin basta dapat nakakalungkot ang Holy Week. Hindi siya yung ka-look forward to look forward to kahit na long weekend na siya. Kasi para kang preso lang naman na kailangan mag-nilay-nilay. Ganon. Tapos ngayon, nagbibidyoke na ang mga tao, nagiinuman, nanonood pa ng mga bastos, nagtatawanan, buwis buhay na activities pa nga, like banana boat, kayaking, sa Boracay, hindi man galing, may pa-ATV pa, di takot masugatan. Dati, when Easter Sunday rolled around, you will really feel a marked difference in the mood. Ngayon, yung mood ng Black Saturday and Easter Sunday seem lang. Mas malungkot pa nga ang Easter Sunday kasi feel ng mga tao tapos na ang bakasyon nila. Which is totoo, no? So siguro kaya tayo ginagawang battlefield ni God at pinaglalagyan tayo ng mga aid ka sites sa bawat kanto. Wala lang, sarcastic lang yung ano, yung sarcasm lang yung kanyang pinakahuling ano, comment, no? So kaya daw siguro tayo pinaparusahan dito sa Pilipinas, no? Kaya magkakaroon na ng gyera sa pagitan ng China and Pilipinas. So gagawin tayo yung battlefield. So far dito tayo sa Davao, ano, tayo dito safe. Anyway, ang problema lang dyan talaga North, no? No, Luzon area. So ngayon lang balita magiging topic ko natin. Tama yung sabi niya, no? Sa parang nakarlito ho ako doon. Dati talaga in the 90s, no, balikan ho natin. Kahit sa mga early 2000, ang ginawa ho namin talaga kapag Holy Week, isa na Lenten Week, Holy Week, no, nagninilay-nilay, ang drama sa radyo, ay puro mga drama na pagsisisi, gano'n, no, yung pang-aapi sa mga mahirap, tapos yung mahirap na inaapi, yung mayaman, gano'n, no. Pero hindi, nung yumaman na siya, hindi niya binalikan ang mga nang-aapi sa kanya nung bata pa sila para maghiganti, kundi binalikan niya para tulungan, no, para patawarin, gano'n, no. Tapos, yun lang, basta iyakan, ang ganda ng mga maririnig mong drama, kwento, nung araw. So, kumbaga parang, kapag Holy Week, Lenten Week, ang mga drama sa radyo, tsaka sa TV, it's more about pagpapatawad, no? Pagmamahal. Ganun, no? So, yan ang nangyari. Bali, nabago na ngayon ang henerasyon, no? So, hindi na ganun. Hindi na siya Holy Week. Hindi na siya Lenten Week. Hindi siya linggo ng pagninilay-nilay, no? Kundi, at pagsasakripisyos, pagpipinitensya. Dahil nga sa pagkamatay ni Jesus Christ, no? Sa pagpapako sa cross para maisalba ang mga tao mula sa kasalanan. Parang ganun. Tapos ngayon, ang nangyari, ang mga tao na nga kapag excited na, no, hindi siya malungkot. Well, like, dati kasi kapag, uy, kami na, ano, Holy Week, Lenten Week, parang malungkot na tayo nito, ganun, kasi nakalungkot, kasi tahimik. Pero ngayon, ang ingay-ingay na, no, ang daming traffic, kasi nagsilabasan sa mga metropolitan cities, sa mga metro cities, para pumunta sa mga kanya-kanyang probinsya, excited na, dala-dala ang mga kung ano ng mga props, no, para maligo sa dagat, sa swimming pool, sa ilog. Tapos, yan, basta ang saya. So, for example lang, kami ngayon, no, dito tayo sa Davao City pa rin naman tayo. Hindi ko na nakuha nga magsamal kasi talagang sobrang punuan, no. Fully booked yung mga ganda talaga. The best. Dala naman talaga. Ang pinaka the best of the best. Sabi nga nila, kapag ka daw pangit ang cheap, no, the cheapest price and the cheapest quality, siyang pinaka mabilis daw na mabenta, pinaka mabilis daw na ma-fully book, or parang ganun, no. So sa Davao City, sa Samal, iba, no. So ano siya, it's the other way around, kasi ang pinaka dekalidad na dagat beach resort at saka yun ang pinaka unang na fully book. So ang natira ay yung mga beach resort na papangit ng mga review, no.
pinakapangit na review, like yun na nga, may issue sa mga owner, may issue sa service. So yun naman talaga, rooms and service naman talaga ang pinapoblema talaga ng mga tao during kapag mag I don't know kung sa Boracay din ba, sa Siargao, sa Bohol or sa Palawan, kung ganun din ba yung hinahabol ng mga tao, no, kung rooms and service. Kasi dito sa Samal, rooms and service lang nagbibigay ang mga tao ng review. Kasi when it comes to dagat, okay naman ang dagat talaga ng Island Garden City of Samal Beach Resorts so far. So yun lang, no, mapagtingin ko sa mga reviews, ang pangit. Like yun na nga, susungit na ng mga owner, sungit na ng mga empleyado, no, basta pangit na yung services. Tapos yung iba naman, okay ang services, pero ang pangit naman ng rooms, parang ganun, pangit ang mga amenities, basta pangit yung kailang nakuha. So hindi siya na-recommended. So syempre, ikaw ba'y gaganahan pang tumawid? Syempre, magkipagbuno ka sa traffic, di ba? Pipila ka ng napakahaba sa barge area. Tapos napakainit pa, yun din, isa din sa rason yun. Sabi ko parang for a change naman tayo, kasi puro na talaga kami dagat dito sa Davao, puro kami Island Garden City of Samal. Pwede naman tayo magmati city. Sana, ang problema lang ay alam niyo naman kapag Holy Week, no, syempre pamilya makakasama. Ang dami mo talaga mga disgrasya, ang dami talaga mga pangyayari, mga sakuna, no, na sabihin mo natin ang disgrasya is, ewan ko kung maiiwasan ba siya o hindi. Ano sa tingin nyo? Pag disgrasya ba, ay disgrasya talaga. Pero para sa akin, may iwasan yun, eh, no? So, bakit ka pa papunta sa mag-out of the town na napakalayo nun? Basta napakaraming mga vehicular accidents every time na mayroong vacation, no? Dahil sa Holy Week. Yun nga, kasi siguro kulang sa tulog, no? So, yung driver, kailan lang umuwi. Yung driver, napainom, di ba? Nalasing. So, kailan lang umuwi kasi trabaho na. So yun, pag sa OEN, so may mga vehicular accidents. So sana naman ngayon, syempre, Biyernes, tapos Sabado, Linggo, sana walang mangyari. Kasi hindi naman tayo masaya dyan. Hindi tayo magiging masaya pag makakita na ka ng ganun balita. Nakakalungkot yun. No? For example na lang, sa Antipas, North Cotabato. Di ba, na 17 talaga yung, ano, yung dead on the spot. Or basta maraming, ano, maraming nasawi, no? 17 ka pasahero sa van. Ako talaga lagi kong sinasabi sa aking nanay, lalo na kung mayroon sa nalang bata, maalis siya sa ano, malayo ng distance. Kahit sabihin natin nga, Tagum City lang yan, sabi ko, huwag ka talaga magsakay ng van. Kasi ang intention niya, bakit mag-van? Kasi mas mura daw. Sabi ko, hindi na. Anong titipin mo dyan? 20 pesos lang naman pinagkaiba. 50 pesos. O yan, no? Yan na, pamasahe. Basta bawal magtipid sa ano. Ayoko talagang tipirin yung 50 pesos, 100 pesos kung safety lang naman din mag-uusapan. Di ba lang magbayad ng medyo pricey, di ba? Ng medyo mas mahal. What is 50 pesos kung safe ka, di ba? So, ganun yun. So, yun, dito tayo sa Davao. Yun, napakaingay ng, ano, ng mundo natin ngayon, napakaingay ng lugar. No? Kahit sa ang lugar sa Pilipinas, di ba? Hindi na tayo kagaya dati na kapag ka Holy Week, nagninilay-nilay, nanonood ng mga drama sa radyo tungkol sa mga, yun nga, mga pang-aapi, panlalapastangan, di ba? Pagyayapak, pagyayorak sa pagkatao ng mga mahihirap, parang ganun. Tapos, dumating yung time na yayaman na sila, tapos yun, babalikan nila yung mga nangapi, hindi para maghiganti, kundi para patawarin, parang gano'n, no? So, hindi na gano'n yung, iwan ko kung nag-i-exist pa rin ba yan ngayon sa radyo, at saka sa TV, hindi ko alam, eh. Basta nung huli ko nakikita yan, hindi sa radyo, kundi sa TV, sa ano, Itbulaga, no? Meron sa lang Holy Week Special, Holy Week Lenten Special sa Itbulaga, parang drama-drama, parang gano'n, no? Everyday, iba-iba yung, ano, yung mga segment na sila Wally, La Jose, di ba, sila Chuwapaw, yun, sila Vixoto, ay sa medism. Pero matagal na yun, no? Like siguro 3 years ago, wala pang pandemic nun. So, yun lang, medyo nakalungkot. I mean, hindi natin masisisi ang mga tao, no? Kasi meron ng pera pambili ng pagkain, mga karne. May talaga pagkakala ko dati na binignit lang talaga yung pinakain. Binignit, no, sa Bisaya. Ano ba sa inyo? Ano ba sa Tagalog dyan? Sa mga Tagalusun? Sa mga Ilonggo? Ano ba tawag, no? Sa mga taga Cebu? Binignit din, di ba? So, yan lang. Bali, sa mga andiyan ngayon nanonood sa video na to, tapos nasa biyahe, please lang, mag-ingat kayo pa uwi. Ano po? Kasi ako, ang inyong abang lingkod ay nasigala na explorer, ay hindi talaga ako natutuwa kapag kami ako nakikita mga balita na, yan na nga, nalulunod sa dagat, nalulunod sa swimming pool, na napuan ng dikya, di ba? Parang gano'n, tapos na disgrasya, mga vehicular accident, please, stay safe talaga kayo lagi, no? Okay siya. Kasi kapag nakita ko mga ganun balita, ako'y nalulungkot. Ako'y parang nasistress na, yun, nasistress ako, gano'n.
So, yun lang. Oh, ano sa inyo sa mga komento ho natin? Ganun ho ba? Aking mga sinasabi ho dito. Relate ho ba kayo? If yes, let me know in the comment box. No? Basta, hindi ko alam anong i-greet ho dito sa anong greetings ang gagawin ko. Basta, Holy Friday, Holy Week. Yun na. Tapos, yun. Masaya ang mga tao kapag Easter Sunday kasi parang merong tinatawag na egg hunting ano, sa mga mall. Yun ang ano eh. Lagi kong natatandaan. Pero ngayon, parang malungkot na mga pakasi. Ay, balik trabaho na naman. Tapos na yung gala, tapos na yung, ano, yung pasyal, tapos na yung mga kaligayahan. No? The pleasure is the end. No? So, balik na naman sa workplace. Makikita ko naman yung mga kalaban, yung nakaka-battery kong ka-workmate, gano'n, di ba? Yung nakaka-battery kong amo, yung boss, o pang-aral pa man mga inaayawan mo. So, kasi nga, wala kang choice, no? Kasi you have to go back to work kasi or else, hindi ka makabayad ng utang sa mga may utang. So, yun lang. That's all for this video. Thank you for watching. Ingat ho kayo lahat dyan, ha? Stay safe ho kayo. Sa pagmamaneho, sa mga biyahe, please be observant. Kailangan talaga ang brakes, ang gulong. Kailangan bawal talaga bumiyahe ng hindi sigurado. Tapos, kapag ka naantok, please matulog. Okay? Mag-nap. Take a nap. Ingat, ingat, ingat.